Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng kampo ni Donaire. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest na pakikipagkwentuhan nga po ng asawa ni Nonito Donaire na si Rachel Donaire sa In the Ring with Christine, ay ibinunyag nito ang hindi magandang na-experience nila sa huling laban nila sa Japan kontra sa undisputed bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue, kung saan may mga maduming gawain ang Japanese Boxing Committee sa kanila. Nagbigay ng paalala si Rachel sa kasalukuyang undefeated unified WBO and WBC super bantamweight world champion Stephen Fulton na kailangan itong maging bukas ang mga mata niya sa mga nangyayari sa Japan, lalo pat nadayo siya dito upang labanan si Inoue na posibleng ganapin sa buwan ng Abril. Giit ni Rachel na nung nakipaglaban umano sila kay Inoue ay hindi naging available ang Everlast gloves ni Donaire dahil may mga damage na umano ito sa loob. Subalit sa kasamaang palad umano ay hindi sila pinayagan na gumamit ng ibang gloves, kaya naman ang ginamit daw ni Nonito ay ang reserbang gloves mismo ni Inoue. Ang problema daw dito ay ang ginagamit dati ni Inoue ay winning gloves, at kailanman umano ay hindi gumagamit ng winning gloves si Nonito. Pero wala silang magawa, kaya napilitan si Donaire na ito na lang ang gamitin. Bukod dyan ay 5 minuto daw bago mag-umpisa ang bigating bakbakan, ay biglang lumapit kay Nonito ang komisyon upang ipatanggal sa kanya ang suot-suot nitong legging sa ilalim ng kanyang boxing trunks. Wala naman masamang magsuot ng legging, subalit hindi nila maintindihan kung bakit gusto itong ipatanggal ng Japanese Boxing Commission. At dahil nakasuot na ng gloves si Nonito tapos nakatape na din ang sapatos nito, kaya nagmatigas na siya at sinabing hindi niya tatanggalin ang leggings. Nagkaroon umano ng matinding diskusyonan sa pagitan ni Donaire at ng komisyon ng mahigit 3 minuto. Pero nagmatigas na talaga ang ating pambato at bagkos dumiretso na lang ito papunta ng ring dahil nga magsisimula na ang laban. Wala na umanong nagawa ang komisyon dito. Pero sinasabi ito ni Rachel upang mas maging aware si Stephen Fulton sa mga hindi inaasahang bagay na pwedeng mangyari sa kanya kapag sa Japan siya lalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po hindi pa pinipirmahan ni Oscar De La Hoya at Ryan Garcia ang kontrata para sa bigating sagupaan kontra Gervonta Tank Davis na gaganapin sa April 15, ay kumpiyansa nga po si De La Hoya na limpak-limpak na salapi ang papasok sa kanila nang dahil sa bakbakan na ito. Nag-iwan po kasi ng mabigat na statement si De La Hoya at sinabing inaasahan niya daw na papalo ng 2 million hanggang 2.5 million pay-per-view buys ang laban ng Garcia versus Davis. Bagay na pinagtawanan lamang ng mga fans dahil hindi daw sila kumbinsido na aabot sa ganun kalaking pay-per-view buys ang bakbakan ng dalawa. Ayon sa karamihang fans ay maswerte na umano kung umabot ng 1 million pay-per-view buys ang laban. At ang pinakamakatotohanan umanong estimate ay nasa 500,000 hanggang 800,000 pay-per-view buys. Tanging si Pacquiao at Mayweather lang daw kasi ang may kakayahan na magpaabot ng 2 million. Subalit sa henerasyon umano ng mga boksingero ngayon, ay wala pa silang nakikita na kayang humakot ng atensyon kagaya ng dalawang legendary fighters na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.